nag-trending siya online matapos di umanong magnakaw ng cellphone sa isang tindahan sa Maynila. Bagamat mariin niya itong pinabulaanan, yun nga lang ang kanyang nagawa, nahuli cam. Kilalanin natin itong binansagan nilang Miss Otlum. Sapul na sapul ito sa CCTV. Habang naglalakad sa gilid ng kantin, may parang tila nagmamasid sa cellphone na nakapatong sa estante ng mga ulam. Maya-maya pa, isinilid sa bag. At saka umalis. Hindi nga, huwag niyo kung ano yun, hindi ko naman yun. Sunod nang nag-viral ang harapan sa barangay ng nasa video at nang nawalan ng cellphone. Kuya, ang nakaw, pumasok ako sa premises na tindahan mo. Ito may pagmamayari, pero wala akong record. Ah, matigas ka. Wala naman akong record na nagnanakaw ako. Sino man ang makakita ng cellphone na nakatimbuhaya? Kukunin! Hindi namin kailangan ng pera. Kailangan namin ng cellphone. Dahil yung mga contacts doon, kailangan namin. Ang suspect, in-interview na rin sa media. Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento, walang abog-abog, ay magbububuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na. Ako po ay nasa labas ng tindahan, hindi po ako pumasok. Nakita ko lamang ang cellphone na ito sa ibabaw ng pasimano at ito po ay aking kinuha. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking pong konsyensya ay clear. That doesn't give you the right na kumuha ng bagay na hindi naman sa'yo. Yung mali na yung ginawa mo tapos pinipilit mo pa rin bigyan ng hustisya? Pero promeno ang marami nung nag-viral din ang isang post kung saan makikita ang PWD o Persons with Disability ID ng suspect. Tama ba ang ginawa sa kanyang panghuhusga ng iba? Walang tumadampot ng cellphone na yun. Baka walang may-ari. O mas dapat ba siyang inunawa? Akala ko multo! Ang lalaki sa video, si PJ De La Cruz, na mas kilala sa kanilang lugar bilang si Otlum. Ako po si PJ Basayo De La Cruz, pumapayag na ipakita ang aking mukha ng episode ng KMJS bilang patunay. Wala po akong dapat ikahiya sa aking sarili at dahil clear ang conscience ko. Totoo ka ba? Would you mind? Totoo ka nga! Yon ang unang nag-trending sa akin. Ahawit ko po si Thomas Shelby ng Peaky Blinders. Kaya po, ako po ang Becky Blinders ng Pilipinas. Susunod ah! Naabutan siya ng aming team sa isang piso net shop sa Pasay. Matapos daw kasing mag-viral ang video, dumami ang kanyang followers. Ang ordinaryong greeting ay nagkakahalaga po ng 300 pesos at ang bonggang kabog na VVIP ay 500. I would like to appeal to your kind heart. I hope you understand me. I would stop this life for a while because I have to compose myself. Gusto ko silang mapatawa. Although, I admit the fact na hindi lahat ng tao mapapis ko. But I am happy when I am seeing people happy because of me. Kinumpirma rin niya na meron siyang psychosocial disability. Alam mo ang ginagawa mo, but you have confusion all the time. Ang temper ko, madaling mag-iba. Once naman hindi ako gusto, mataas ang boses ko, gumaganyan-ganyan, pero sa tama lang naman ako. Nangingi po siya ng material assistance dito sa Manila Department of Social Welfare. Katunayan, may pirma siya, nilagay niya Otlum ng Pinas. Di tunay na pangalan, tapos wala na siyang mga blanco na lang. I don't have any derogatory records at all. Hindi ako nagnakaw, wala akong masama. Hindi po siya nagbubulo. Kahit naasarin siya ng kabataan. Pag may extra ang bigay sa kanya mga pagkain, binibigyan po niya kami. Pag nadadaanan niya ako, o pangkapi mo na eh. Gugulat na lang ako. Ako po si Mama Otlum. Aminado siyang may mga multo sa kanyang buhay na pilit niyang tinatakasan. Tubo siyang San Rafael, Bulacan. Pumanaw na raw ang kanyang mga magulang at kapatid. Kahit ma-hospital ako, ako lang mag-isa. Ako lahat sa buhay ko. Pero kahit ganun ako nag-iisa, hindi ko iniisip na gumawa ng masama para mabuhay ako. Meron din daw siyang dalawang anak.
Dati po, magkasama kami ng anak ko. Pero tumira pang buhay, eh nandun na siya sa Bulacan sa mama niya. Iniwanan ko muna dahil lumalaban po ako sa depression. So ang hirap para sa akin. Year 2015, nang ako po ay dumayo bilang isang tagatinda ng bedsheet. Mga katropang Otnium, live po ako ngayon dito. Nung maghinto po ako, magtinda, pinasok ko po ang mundo ng massage. Nung magpandemya naman, talaga naman po, Diyos ko po, zero na tao. Hindi ko alam kung paano ang buhay. Gumamit ako ng droga, pero hindi ako proud. Wala akong itatago sa sarili ko. Para wala akong katakutang multo. Mga kabataan, huwag kayong sumubok. Itinigil niya na po ba? Yeah. Pero ano ba talaga ang nangyari sa kumalat niyang video sa kantin? Baka ba nangyari? Hinahanap po talaga yung kung saan-saan. Inanap na po namin yung CCTV. Nakita na po namin, siya po talaga kumuha. Pinago ko naman yung SIM card at memory. Alam ko na may mga CCTV doon sa premises. At baka may maghanap, maisori ko din ito sa may-ari. Pero dahil nga po ako'y mahirap, ito po'y napagpasyahan ko munang ibenta sa halagang 1,650. Sumunta na po kami sa barangay para lamputin na po siya. Hindi nga, huwag na ano, hindi ko naman na. Hanggang nagkabaranggayan na nga sila. Kuya, ang nakaw, pumasok ako sa premises na tindahan mo. Saan may pagmamayari? Pero wala akong record. Ah, matigas ka. Wala naman akong record na nagnanakaw ako. Talaga? Pinagtawa na namin kilala si Ermita, pati sa Malate. Oh, well, meron ba ako record? Oo, oh, meron ka record doon. Kilala ka sa Malate, magnanakaw ka. Sino ba ang makakita ng cellphone na nakatimbuhaya? Kukunin! Okay po sana kung nag-sorry po siya agad. Parang kami pa yung may mali. Ang dami kailangan ng pera. Kailangan namin ng cellphone. Ito din yung SIM card, hindi ko sinira. Makalipas ang mahigit isang oras. Nakukulong ka. Nasa yun yung ebidensya. Ayan, tingnan niyo po. Pagbasihan niyo kung inako ko yung cellphone. Sa ID niya, pinakita niya sa akin, PWD. Parang titignan mo siya, parang malakas naman. Sa isip, sa utak, wala akong doubt. Pinatawad nung nanay. Naibalik, okay naman na. Sa investigasyon namin dito, sa barangay ko, wala naman ako nababalitaan na behind siya tungkol sa gumagamit ay pinagbabawal na gumagamit. Buong akala raw niya, nagkaayos na sila. Pero, kinabukasan, kawintang ako, umabog sa lahat ng uri ng social media na ang Otnium ay nagnakaw. Bakit nga ba in-upload ang kuha sa CCTV? Pinost ng kapatid ko para putok sa buong social media. Pinaglaruan ako ng mga vlogger. Paano nga ba nila iintindihin ang sitwasyon at kondisyon ng isa't isa? Okay lang sana kung kanino itong cellphone na to. Pinipilit mo hindi mo ninakaw. Ang pagpapatuloy ng kanilang harapan, mauuwi nga ba sa kapatawaran? Lagi akong prangka! O magpupuyos lang lalo ang kanilang mga kalooban? Bakit hindi niyo pa po ako binigyan ng pagkakataon? Susunod na! Matapos umamin ni Otlo, sa nagawa niyang pagkakamali, buong akala raw niya, nagkaayos na sila. Pero, kinabukasan, kawintang ako, umabog sa lahat ng uri ng social media na ang Otlum ay nagnakaw. Pinost yung kapatid ko para mahanap agad si Otlum kung nasaan. I think it's going to be theft. Wala naman tayong nakita na pagbasag sa palitang pagkuha. Dinampot lang niya. So hindi natin siya matatawag na rabi. So, una, ang nakaw, pumasok ako sa premises na tindahan mo. It's not my pagmamayari, pero wala akong pagkakit. Meron tayo sa batas na tinatawag na exempting circumstances, insanity. Unless somebody says that psychosocial disorder is the same as insanity, hindi po siya exempting. Kung yung pag-post na yan ay walang kapahintulutan at ang purpose ng post niyan ay siraan ang reputasyon nitong taong to, baka siya ma-cyber libel dyan. Kaya para tangkaing plantsyahin ang gusot ng magkabilang panig, muli silang nagharap sa barangay. Kung gabi na yan, nak, nagtimahan tayo, naayos na tayo, di ba? Hindi ko kinabukasan na pinong sila. Nandito pa lang tayo. Pinost ko na yun. Ang tapang mo nun, hindi mo lagi na ninakaw mo. Pinuha mo lang. Kahit sa labas pa yan, nakaw pa rin yun. Dahil di sa'yo gamit yun. Putok sa buong social media. Pinaglaruan ako ng mga vlogger. Bakit hindi niyo pa po ako binigyan ng pagkakataon? Lagi akong prangka! Sabihin niyo ng slip na lahat ng pangalim mo na
tinanggap ko dahil sa cellphone na wala akong kamalakmala. Ako po ay humingi ng sorry dahil nag-viral ka. Hindi naman po tutungtong po sa ganito kung hindi ka talaga po nagmatigas po. Pati napatawad na po ganito. Patawad, na-post kita sa ginawa mo. Hmm. Eh, mali mo naman kasi talaga yun. Oh, may mali ka din ngayon. May mali talaga ako dahil pinost. Next time, do not leave your things unattended. We are all human beings. Sometimes we can commit mistakes. I, myself, take all the accountabilities to whatever mistake that I've done. Payo ko, lahat ng kilos na ginagawa ng tao, isipin muna na maayos. Yes, I can promise you that. Sa pahintulot niya, ikinonsulta na namin siya sa isang psychiatrist. Yung psychosocial po kasi, multifactorial po yan eh. Maaari din yung mga sinabi niyang paggamit niya ng droga. Meron naman po tayo National Center of Mental Health. Kailangan nating tutukan at gabayan kasi hindi po yan nakukuha ng isang gamot lang para makarecover siya. I've learned my lessons well. Susunod, magtatanong na po ako. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Inaamin ko. I take all the accountability. Pero huwag niyo naman po sanang tuldukan at usgaan ang pagkatao ko sa ganitong pamamaraan. Totoo ka ba? Would you mind? Totoo ka nga! Kita natin ang kalusugang pangkaisipan bilang isang sensitibong topic. Hindi natin masasabi talaga dahil dun sa kanilang disorder or mental health condition, kaya nila nagagawa ang mga particular na bagay. Ang bawat aksyon, ang bawat sinasabi, ang pag-iisip ng isang tao ay naiimpluwensyahan ng mga tao sa kanyang paligid at ng mga bagay-bagay at mga sitwasyon na nangyayari sa kanya sa pang-araw-araw. Tulungan niyo po ako, mabagong buhay. Tatanggapin ko na lahat ng pamumukol niyo sa nagawa kong kakarampot na mali. Kahit na isoli ko, sige, magnanakaw. Pero may Diyos ako, takot ako sa Diyos. Maging tapat, maging malawak ang pag-intindi dahil tayo-tayo rin lang ang magdadamayan. Kala ko multo! Sa pagharap sa kanya-kanya nating mga multo sa buhay na pare-pareho nating nilalabanan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.